Sa muling pagtapak sa Senado ni dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, ipinagmalaki niya ang mga benepisyong iniwan ng 9 na taon ng batas militar mula September 21, 1972 hanggang January 17, 1981. Siya anya ang may-akda at punong tagapagpatupad ng Presidential Decree 1081, ang dokumentong nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na naglalatag sa implementasyon ng martial law sa buong Pilipinas. Hindi po nila makita yung wisdom nung pagkakatatag noong martial law noon na nagsagip sa ating kalayaan. Dahil hindi kami madadaldal, Mr. Senator, quiet lang kami noon. Akala nila mandando na sila, na sila na ang hari. Pinabayaan lang namin. Pero sa inyo... Kaya nung isang gabi, nag-operate kami, sinarhan namin ang buong Pilipinas. Kinontrol ko ang komunikasyon, pati yung cable, ocean cable natin to reach out to the other world. Lahat ng television station sinequester ko. Kanya-kanyang trabaho, assignment. Lahat ng PLDT outlet, lahat ng television, lahat ng radio all over the country. We totally immobilized the entire country. Curfew at lahat ng baril na nakalisensyado, pinasurrender namin. Kailangan anyang gawin ito para masugpo ang panganib na hatid noon ng CPP-NPA at iba pang rebelding grupo na suportado umano ng ilang politiko. Kung nandyan na yung gera, binabaril na yung mga sundalo ninyo, natin, at mga pulis, saka lang ako magdeklara ng martial law. Hindi pwede yun eh. Ang sinasabi ng 1935 Constitution at 1973 Constitution, pag nakita mo na at natitiyak mo sa sarili mong desisyon ng bansa mo ay namimiligro, nasasalakayin o wawasakin ng insurrecto o ng rebellion, gumalaw ka na. Gamitin mo ang kamay na bakal. At para anya manatili ang katatagan ng gobyerno, kinailangang iatang sa isang tao, ang Pangulo, ang solong desisyon na ideklara ang batas militar gaya na itinakda umano ng 1973 Constitution. Nung dineklara namin yung martial law, simple lang. The Supreme Court cannot interfere. Nobody can interfere. The power of the president was absolute. Para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, posisyon at hindi rebelyon ang nakikita niya rason kaya idineklara ni Marcos Sr. ang martial law. Ama ni Pimentel si dating Senate President Aquilino Nene Pimentel na 3 beses pinakulong ni Marcos dahil tutol ito sa mga pang-abuso ng martial law. Ang basa ko ron eh, ang feeling ni President Marcos siguro, only he could save the country, and that cannot be true. There would have been others who would have saved the Republic of the Philippines, and then we would have followed the Constitution. We would have also respected the will of the people, who is that new leader that they wanted to elect in the scheduled election. Until today, they are fighting you. Tell me, what other methods you can find? So many of you were. So many, rather, of the leaders pretending to be leaders of this country during that time were in cahoots, supporters, open supporters of this menace in this country. To the credit of the other presidents mentioned, they observed constitutional limits. They followed it when it was time for them to go. They trusted the system that the leaders who will be elected after them would also do everything necessary to protect the Republic.
Inilahad naman ng ibang lumaban noon sa martial law ang sitwasyong dinanas ng bansa noon na dapat kapulutan ng aral sa hinaharap. Nalala ko, there was no rice noon. May kupon na binibigay ang nanay ko. Pipila ako para makabili ng bigas. Pipila ka, hindi hinihingi ah. Binibili mo isang ganta bawat pamilya for one day. Later on, naubos na yung bigas, after about 3 weeks, mais na yung binibenta. Na-witness namin yon yung mga nangyari nung panahon na may illegal detention. Hindi ho natin makukubli yun eh. Pero we should bounce back. And we should give that as our guideline going into the future. We cannot forget martial law. But certainly, we can learn from it and we can be a stronger nation because of it. Sherian Torres, ABS-CBN News.